Hi everyone, this is me again, your Loida's back. Good afternoon, guys. Today is afternoon here in Australia. I think Philippine time. What's the time in Philippines now? 3 hours behind. So it was 11 o'clock. Almost 11 o'clock, yeah? 1, 2, 3, yeah. 11 o'clock. Kakarating lang namin galing sa aming pinuntahan. Kagagaling ko lang po sa aking OB doctor. Meron tayong good news tsaka bad news. Tandaan, may good news tsaka bad news daw. Gusto nyo ba malaman kung ano yung good news tsaka yung bad news? Sa bad news muna tayo. Sa bad news, mayroon po akong gagawin sa aking OB ulit. May ultrasound tayo dahil kailangan suriin kung ano yung sensitibong ano, sensitibong nangyayari dun sa loob. Kasi po, naka-IUD po ako, and then mayroon pong kailangang i-check sa loob kung okay ba siya o hindi. Kaya po next week, mag-book po ako ng appointment sa ano ulit, sa ultrasound. So, yun. Kagagaling ko lang sa doktor namin. Chinek niya yung loob, lahat-lahat. Okay naman, pero sensitibo lang kasi yung ano ko. Yung loob ko, kaya medyo kailangan ta ultrasound. Pero okay naman. Okay naman siya. Ganun talaga, medyo kailangan mo in-process. Minsan okay lang, minsan hindi, kaya lang. Ganun talaga buhay, buhay-buhay. Di ba? Hindi naman puro lahat good lang. Meron naman minsan na bad talaga. Pero okay lang yun. Sabi nga nila, good is always good all the time. So, go lang tayo. Walang susuko, laban lang. 'Di ba? Good news. Ang good news is tararan. Wag na lang. Tama na muna 'yun, sabay ganun na suspend. Tama na 'yun. Hey, Mr. Fisher, where's my coffee? Up there. Why do you put there? Why? Buntong hininga eh. Kala mo pagod. Hindi, siya yung nag-drive kaya pagod. Nag-drive siya. Ay, nako. Ay, one. Hirap pag tumatanda na. Honey. Yeah. Can you say something? Hello. And? How are you? And then? Where are you going? None. What you doing? None. How much do you earn? None. Donate to us? None. We're building many things in the Philippines. None. We need donations. None. Keep people in work in the Philippines. None. Oh, that's it. A very short message, huh? Very short message. Kamusta po ang lahat? Sana ay okay lang kayo dyan. Kamusta means how are you guys? Okay, for those who is watching me in a foreign country. Foreign country, darn. Yeah, if you ask kamusta, what is kamusta? Kamusta means how are you? Kamusta? You say mabuti. Mabuti means I'm good. Yun lang. Yun lang ang alam kong English. Kamusta? How are you? That's only, what do you call that? Basic English. How are you? Wala lang. Naisipan ko lang mag-vlog, kunwari. Para ano. Siyempre, wala tayong magawa. It's my day off. Kaya may oras ako mag salita, magdadakdak, magchismisan, magkwentuhan, hala kung ano-ano pa.
Kasi wala namang gagawin. Ano lang ako. Ngayon, naglalaba ako ng mga labahin kasi may pasok ako bukas. Yung day off ko, Thursday and Friday. Saturday and Sunday, I'm working, which is, I don't know, should be fine. Because if Thursday and Friday, the weekdays, I can do something like, you know, special appointment. Or if I want to go somewhere else, so. Yung work ko start from 7 p.m. to 3 a.m. So, tulog nyo, gising ako. Ganon yun, pack ganon. Dati yung work ko is 12 hours. Ngayon, 8 hours na lang. From dati, work ko is 12 hours from 6 p.m. to 6 a.m. So, ngayon, ano, change na. 8 hours na lang. So, from 7 p.m. to 3 a.m. Yun. Pero ganun din kasi after 3 a.m. pagdating ko sa bahay, hindi pa ako matutulog. Siyempre, magkakape daw ko no, kakain. Siyempre, bago matulog, may laman yung sikmura. Kasi pag pumupunta ako sa work ng 7 p.m., I don't need to eat anything. Magnanuts na lang ako or water, lemon water. Yun lang. Tapos, pag-uwi ko, then mag-drink ko ng coffee. Tapos, kakain ng pastry. Kaya tumataba pastry. Oo, ano, may free food kami dun sa work. Free foods talaga. Mm-mm, kasi may, ano, parang tira na mga tinapay na kung gusto mo iuwi, iuwi mo. Mm-mm. Ang ginagawa ko, dinadala ko siya kasi imbes na itapon, sabi ko, sayang naman. So, binibigay ko sa kapitbahay namin. And then, dinadala namin minsan sa kapatid ng asawa ko. Yun, sa kapatid niya. So, nagdadala kami minsan. Pakita ko sa inyo kung anong klaseng pastry yung dala ko. Naka-dress in dye nyo kasi syempre, nagpatingin ako sa hobby ko. So, mas madali pag naka-dress ka. Ito yung, hey! You already eaten again. Ito yung, sorry. Ito yung pastry. Ito yung pastry na galing sa work. Ayan. Tumatawag ang aking baby. Sandali lang, baby. Si Marie. Tumatawag. Isang box. Tapos, meron pa dito. Ano siya? Isa pa. Ito. Ayan siya. Iba-ibang klaseng ano siya, pastry. Pero minsan, yung dinadala ko lang yung kung ano na yung gusto kong dalhin. Pero madaming ibang klase. Fruit pie, fruit ano. Mayroon din silang meat pie. And then, what else, honey? The pie last night? Quiche. Quiche daw siya. Quiche. Ano ba yan? Tapos, croissant. Croissant. Ito, may croissant siya. Gusto ko yung croissant. Ito yung breakfast ko kaninang umaga. Ano siya? Ito yung breakfast ko with cappuccino. Croissant. Ayan. Ang dami, di ba? Kasi ano siya? Ano na lang to? Yung, kasi may sobra sa production eh. Trabaho ko kasi, parang pick and pack siya. Sa ano, kung ano yung order ng Coles sa Laurent Bakery. Ano, lahat ng branch ng Coles, may order ng mga pastry. Kami yung naglalagay sa mga boxes. Ito sa labas to, mayroon din taga-pack ng mga pastry, which is hindi yun sa linya namin. Pero kapag ka hindi busy sa calls kasi, pumupunta kami doon sa pastry, sa labas yun. Tapos tumutulong doon kami mag-sorted ng mga order. So, yun, parang ganun. Yung trabaho namin kahit saan-saan, yung kung hindi ka free sa loob, tulong ka sa kabila. So, para ano, para hindi ka naman nakaano lang, nakatunganga or wasted your time na wala kang ginagawa, na binabayaran ka ng company. So, at least, ayun. Pero ano lang siya ha, masakit sa kamay kasi, ano siya, di ba pagka mga fresh, nasa fresh packing ako, yung tinapay kasi from oven, and then ilalagay mo sa mga boxes, ilalagay mo sa plastic, and then yung iba, irarap mo siya ng paper, which is mainit tsaka matalim. Lagi nga kami susugatan ng Pilipina na kasama ko, si Ched. Hi, Ched! If you're watching, shout out! Kamusta, be? Oo. So, yun. Mayroong, ano na, kapag ka-fresh talaga, mainit pa galing oven,
Kasi nasa loob kami ng ano eh, yung parang one section lang kami. Yun dun yung oven, tapos the other side, yung packing na, yung irarap namin yung ibang bread. Kapag mainit pa galing oven, ginagamit namin ng wrapper lang. So, ano mo lang siya, irarap mo lang siya, din sticker. So, mainit pa. Pakiramdam ko sa kamay ko, ano siya, ito oh, nagka-crack siya, tapos masakit. Tapos ano siya, mahapdi. Mahapdi siya. Kapag sobrang hapdi niya sa work. Parang minsan nga inisip ko, uwi na ako kasi ang sakit ng kamay ko. Pero sabi nga, di ba, never give up. Laban lang. Kahit nakakaiyak na, go pa rin. Laban lang. Kung kailangan mo kumita, magtiyaga. Yun lang. Kung kailangan mo ng pera, magtrabaho ka. Ganun. Ganun ang sikreto. Bawal ang tamad dito. Bawal ang tamad, bawal ang tambay. Kapag tambay ka, nga. Yun. Kaya makita mo lahat ng tao dito bakit sila masisipag. Kasi kailangan talaga eh. Wala kang maano dito na hindi ano. Wala kang makikita dito na kagaya sa provinces natin na nasa kalsada, nag-uusap, tatatatatatata, marites, ganun. Wala. Dito hindi uso sa kanila. Dito kahit matanda na, nag-work pa rin. Kahit saan. Makita mo dito may mga bus driver na mga babae, mayroong nagtatrabaho sa mga kalsada, mga ano na nagtatrabaho, mga babae din. Oh, dito walang sinasabi kahit ano pwede mong trabahuan kahit basta kaya mo. Yun ang kagandahan dito. Maganda, as in. Basta masipag ka at matyaga. Ganun lang yun. Madali lang dito maghanap ng work basta masipag ka. Kapag katamad ka, syempre, baka yung work ayaw sa'yo. Kasi hindi rin pwede dito yung mga tamad. Dami namin ka-work na mga ibang lahi. Mga tamad sila, tsaka mga dugyot pa. Pero ngayon na parang syempre, kung katrabaho mo sila, kung dugyot sila, wag mo na lang kayahin. Kung kaya mong gawin, halimbawa yung kalat nila, kung kaya mo iligpit, iligpit mo na lang. Kasi wala din eh, kung mag-complain ka na mag-complain na ito makalat, ito madumi, wala din. Kasi dito kasi bawal ka mag-discriminate ng tao, bawal ka mag-bully ng tao, tapos bawal ka tawag doon. What do you call this, honey? You can't discriminate, you can't bully, and also... You can't be a racist. Yeah, you can't be a racist as well, kasi... yun ang law ng government dito. Kasi yun, pinapatupad yan dito dahil nga, kung hindi yan ipapatupad dito, siguro maraming mga pangit na mangyayari. Which is good here in Australia. Sa mga workers. Kasi kami nasa, diba, nasa factory workers kami, pero bawal yung mga, kagaya ng mga ginagawa dyan sa sa Pilipinas, ganun eh, marami eh. Na-experience ko yan sa hotel na pinagtatrabahoan ko dati sa housekeeping. Mayroon na akong supervisor na pangalan nun sa Rothman Inn Hotel, si Glinda. Hi Glinda, shout out sa'yo. Masyado kang salbahe na supervisor. Supervisor siya pero masyado siyang salbahe sa mga staff. Napaka aroganting tao. Napakawala niyang kwentang supervisor. Hindi siya good leader. Umiyak ako nun sa supervisor namin na si Glenda sa Pilipinas. Pangit ganun na supervisor. Kasi dito pag supervisor ka, dapat marunong ka rumispeto ng mga staff mo. Kasi pag hindi, pwede ka nila i-complain sa work safe. Na bullying ka, harassment ka, tapos kung ganun, bawal dito. Sa Pilipinas, maraming ganun eh. Maraming ganun ng mga ugali. Porkit supervisor ka, apak-apakan mo yung mga workers mo. Tapos kung ano-ano sasabihin mo. Dito bawal. Sana nga, alam ko yan noon eh, no? Noon kasi, hindi ako lumalaban eh. Wala lang. Kumbaga, okay lang. Iiyak ko na lang. Magtimpi ka na lang. Pero ngayon, hanggat alam mo yung rights mo, laban ka. Huwag kang magpapatalo. Huwag kang magpapaapi. Kasi once na nagpaapi ka, aapihin at aapihin ka lang. Kung ano yung kung alam mo yung kung alam mo yung tama ka, lumaban ka. Ganun. Huwag ka magpaabuso. Kasi pag nagpaabuso ka, wala. Gagawin at uulit-ulitin ng mga taong 'yan. So, ayun. Kape.
Kape lang tayo. Kape! May na tayo kakain. Medyo busog pa naman. What time we had the breakfast? 10? 10. 11, 12, 1, 2. 4 hours. Wala pa naman 4 hours. Mamaya pa. Ang taba ni Inday. Tapos ito, mataba din si Indoy. Say hi. Say hi. No? No? Said hard. How many times do you want me to say it? You have to say unlimited times. Limited. Why? Because you don't have to charge it. So you can say hi many times. Okay, sa good news naman. Tama ba yun? Good news talaga. Gusto niyo malaman yung good news? Okay. Yung good news is, granted na yung visa ko as a permanent here in Australia. Granted, yes. Fully granted na siya. Kasi, pumunta ko ng Australia, nag-process ako sa Hong Kong, and I was granted as a permanent residence as well. Pero, pagdating mo pala dito sa Australia, after a year, kailangan mo pa rin i-process yung stage 2 visa permanent mo. So, ibig sabihin, nag-process ako sa Hong Kong ng visa ko, that is called a temporary permanent residence in Australia. After 1 year, kailangan mo siya i-process ng stage 2 permanent visa. So, nag-process ako, it takes a while also dahil nga sa COVID restriction dito sa Australia. So, same documents pa rin yung mga pre-process, mga sinubmit namin, mga proof. So, nag-follow up sila ng mga documents na mga, you know, mga patunay na kung ano pa yung mga needs nila. Which is nakaka-stress. Na-stress ako ng mga ilang buwan. You know, parang, how many months that I've been applying for that? It's 7 or 8 months before. So for a year? No. No. Yes, every year. No, because I processed that after a year, 12, 16 or 14 months. Yeah, it's been about 4 or 8 months. I'd say that every year. No. Don't worry about it. So, sige. I think it takes a year also. Before I received that my visa is granted. At good news ah, na-receive ko yun February 14. So, now, I'm officially, is that correct? Officially, permanent resident in Australia. And that means I can travel to New Zealand and I don't need to apply for a visa. You can travel anywhere. I can travel anywhere without applying or processing a visa in any country. So, which is good. Any country. Yeah, no, if we go to... You know, you go to certain countries, you still got to apply for a visa to get in there. Really? But not to come back in here. Yeah, what I mean. Yeah. Well, you've got to explain that. Yeah, so if you go to other country, yes, you have to apply for other countries. Well, if you go to Singapore or Hong Kong, you don't have to process the visa to go there for a vacation. Yeah, Philippines as well. You don't have to apply your visa. Hong Kong. Yes. Thailand, you don't have to apply for a visa for... Mainland China, you do. No, Thailand. I don't want to go China, no way. I just said mainland China, you have to apply for a visa. Yeah, but I don't have to go there. 3 months or 6 months or a year visa. No, we don't have to go to China, no way. Other country, yes. What about in Paris? Paris? Yeah. We have to. Yeah, not England. Yeah, Paris. Because I'm English. And Dubai, Kuwait. Yeah, it all depends what they have. Maybe some countries you have to apply a visa even you go for a holiday. Well, I don't know. But here I'll come back. It's easy because I'm officially permanent resident. So yeah. I don't have to apply for my visa to come back here in Australia. And in 10 months good. You apply for your citizenship. Yeah. 11 months, 10 months. Yeah. So, that's it. That's it for today. I tell you the bad news. I tell you the good news. What's the bad news? The bad news is about my ubi. That I have the process to have an ultrasound again to do something, blah, 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 blah.
So that's the bad news, because you have to go for, you know, check up again, non-stop checkup. So that's life. So thank you guys for watching. I really appreciate for those new subscribers. And please don't forget to like and subscribe and click the notification bell for update. Send us money. You're being nasty. You know what? The reason why I hate vlogging together with my husband, because every time it seems like he's commenting bad to, you know, which is I don't really like it that way. So sorry about guys. He's always annoyed me every time I vlog. So this is it. Why I don't want to vlog besides him. He always annoyed me. So thank you guys for watching. Have a good day. Bye.